Pagkaban La Niña, tumaas na ang kaso ng leptospirosis nitong mga nakaraang linggo. Posible pa yang magtuloy-tuloy dahil sa mga pag-ulan. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. 5 araw na naka-confine dito sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, ang 19-anyos na si Ren Gonzalez. Napalusong kasi siya sa gadibdib na baha nang umapaw ang creek sa tabi ng kanilang bahay sa Parañaque dulot ng malakas na ulan noong June 5. At makalipas ang ilang linggo, sumama na raw ang pakiramdam niya. Naglinis po kami ng gamit kasi po inaabot na po yung bahay namin. Bagsak po yung katawan ko, then wala po, sobrang tamblay ko po talaga. Taas po ng lagnat ko. Then after 3 days po, di na po ako makaihi. Masakit na po yung tiyan ko. Nakumpirma ng mga doktor na tinamaan siya ng leptospirosis. Kinailangan pa siyang isailalim sa dialysis. Di na po ako talaga ako lulublob sa baha. Di na po ako uulit. Nakaka-trauma po yung experience ng lepto. Kabilang si Ren sa 10 pasyenteng naka-admit ngayon dito sa NKTI dahil sa leptospirosis. Kada araw umaabot doon sa 2 pasyente ang na-admit dito at inaasahang tataas pa yan ngayong tag-ulan. Ang leptospirosis ay isang sakit mula sa bakterya na galing sa mga ihi ng hayop gaya ng daga. Humahalo ito sa tubig at pwedeng pumasok sa mga sugat o mata, bibig at ilong kapag na-expose sa kontaminadong tubig. Kabilang sa mga sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo, painginig, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pamamantal, at paninilaw ng balat at mata. Delikado ang leptospirosis pag hindi naagapan. Pumupunta sila sa mga specific organs, so they go to the kidneys. And doon sila nagkakaroon ng problema, they affect the kidney function. It can also go to the brain. Kailangan maggamot talagang mabilis para mawala ito. Kundi pwedeng mamatay yung mga pasyente sa komplikasyon. Sa NKTI, umabot na sa halos 60 ang kaso ng leptospirosis ngayong taon, kung saan 3 ang namatay. Sa buong Pilipinas, mula January 1 hanggang nitong June 15, umabot na sa halos 900 ang kaso. 84 dyan ang namatay. Dumarami raw ang kaso noong mga nakalipas na linggo. Mula sa 6 lang noong May 5 hanggang 18, pumalo sa 83 ang naitalang leptospirosis cases noong June 2 hanggang 15. It is a surprising rate. We would even say it is alarming, but it can be controlled. In-anticipate na rin naman natin kasi panahon na ng tag-ulan. Mas maraming baha, mas maraming ulan, mas maraming pagkakataon na tumaas yung bilang ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.